Magandang gabi, Sir John. Hello, good evening. Good evening. Magandang gabi po. Magandang gabi. Narinig niyo na po kami? Yes, okay. yes. Loud and clear na. Loud and clear po. Okay na po. Oo. Okay. Magandang gabi po, Brother June. Magandang gabi po. Welcome po sa CFD Cooperators sa Zoom. CFD Catholic Faith Defenders po, Cooperators. So, is this composed of Filipinos lang in Taiwan? No, we are worldwide po kami, Brother. Oh, worldwide. Opo. So, meron po tayong mga members from Europe, from US, from Middle East, yes. Singapore, Saudi. Ako po, nasa Qatar po ako ngayon. Ah, okay, this okay. Is Singapore. So, marami rin po sa Pilipinas. And meron po kaming private group page. Normally po, yung mga talk po natin ay mga special guest po natin or yung mga trainings or mga special talk po, naka-upload po doon. So sa ngayon po, hindi po namin siya mai-Facebook live. Okay lang po ba sa inyo? I-send ko na lang sa inyo yung buong ano, yung buong recording na recorded file para if ever you want to post it po sa inyong ano, sa inyong page. Marami kang nagtanong eh. Maraming nagtanong kung maka-join daw sila. Sabi ko, I don't know. I have no answer. Kung gusto niyo po, kung gusto niyo po talagang sila mag-join today, okay lang po. Gusto niyo i-send yung link sa kanila. Forward niyo lang po yung link. Ah, okay. So, or mag-live ako dito. Pwede rin ata siya. Pwede mag-live na lang ako dito. I-live ko na lang. Opo, mag-live na lang po kayo, brother. Mag-live na lang ako. Oh, wait sige ha. I-live ko para maraming magka-follow sa atin. Okay, wait lang. Mukhang hapon na dyan. Parehas lang ata tayo ng ano kila Sis Dids, di ba, sa Singapore? Anong oras kayo dyan? Parehas. Sa Taiwan po, parehas lang sa Pilipinas. Ah, parehas lang ba tayo? Hindi ba ko nakapunta? Singapore is 7:23 po. 7:23 p.m. dito sa Singapore. Parehas lang po nyo. Hong Kong, Taiwan, Manila, Singapore. Sa time po natin. Okay, pwede na tayo mag-umpisa. Okay. Apo. To formally ano po start our talk mag si sister nandito po ang ating kapatid sister Delphay to formally introduce our hi talk. Hi hello po ayan sister Delphay po ngayon nasa Laguna. Sa Calamba, okay, Laguna. Sister Delphi from Laguna. Siya po ang ano natin, hello po. Ang host natin ngayon. Yes. Okay. Good evening. Good evening po. So ayun, good evening to you, my brothers and sisters in Christ. My name is Delphi Clarete. Thank you to each and every one of you for being here with us today. We are very pleased to be able to welcome those of you that have been with us for a long time now, as well as those who are new to the group, TFD Cooperators. To begin this event, let us start this with a prayer to be led by Sis Jenny Rose Ferralin. Sis Jen, please do the honor. Okay, all together, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Almighty and loving God, we thank you and glorify your name. Be with us, Lord, despite of our sinfulness. Have mercy on us. Thank you, Lord, for gathering us now.
Thank you for sending you to us, our dear brother, June Alcover, to share his wisdom, knowledge, and skills to enlighten us about communism. Send him the Holy Spirit that he may deliver well the information we all to hear. Give us the grace, the gift of understanding, that we may apply it according to your will, and we may become a good Christians for all the temptation of the earth. Please intercede as Saint Michael the Archangel, defense against the evil spirits. Mother Mary, Queen of Peace, pray for us. We ask this in mighty name, Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Sis Jen, for that wonderful prayer. Before we get started, I would like to express my sincerest gratitude to all of you who generously made this event possible. And to formally start, may I welcome Sis Nerelisa Posacas to formally introduce to us our speaker for tonight. Sis Nery, please do the honor. Okay. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Allow me to introduce our guest speaker, a public servant, a commentary host, former Cebu City Councilor, former rebel turned into anti-communist advocate, and a veteran radio commentator. We are honored to have a great our guest speaker, June Y. Kulba Alcover. Good evening. Magandang gabi sa lahat. Thank you for inviting me in this platform. First of all, I would like to add more information. Una sa lahat, my real name is Pastor Alcover Jr. That is my baptismal name. No, hindi title yun ng isang religious na organization. But Pastor is my Christian name. But I am called by my friends, by my close friends, as June Alcover. Kasi when I started broadcasting in my radio program before, maraming na-confuse kung ano na yung simbahan ko. ano na yung pinasturan ko na simbahan. I told them I'm a Catholic. Then, sabi ko sa kanila, walang yan, that is my Christian name. So, at least, nalaman na ninyo kung ano yung kwan ko talaga, no, real name ko. Then, another thing is, I was elected last 2007 as representative to Congress, representing ANAD party list, Alliance for Nationalism and Democracy party list. That party list is the only anti-communist party list in Congress. Kami lang yung lumalaban sa mga komunista doon sa loob ng Kongreso, to the extent of sacrificing my life. I thought that I will not live this far. Kasi I've been receiving so many death threats when I was in Congress because I openly oppose and expose the strategy and tactics and the deception of communism, not only in schools and communities, but also in Congress and even joining in the government. So galit na galit sila sa akin yung mga komunista doon. Hanggang it was really a very dangerous game, if you call it, no, kasi parang at that time mga grabe yung killings doon sa Manila at saka dito sa Cebu. But I thank God na buhay pa rin ako hanggang ngayon. At least siya lang yung I consider them as my best security. Although may mga security ako noon, the military was providing me with security. Pero for me, hindi enough yung physical security na provide sa'yo. I think yung Diyos, nakita ko na lahat ng mga kilos ko, He's there. He's protecting me. So I am very thankful to God na hanggang ngayon,
buhay pa rin tayo. And then I have to continue. The challenge of exposing communism is still there. So I have to continue this advocacy because walang masyadong nakaintindi sa problema ng komunismo. Akala nila, this is just an ordinary problem. Honestly, communism is not a local problem. Communism is an international problem. Worldwide dito they are organized internationally. That's why they have this song called The International. Because they consider themselves as internationalist. They don't believe on nationalism. Walang nationalism sa komunista. Ang gusto nila is control the world. That's why ang pakay nila is talagang i-roll yung buong mundo. Before, makatanong kayo, no? If you want, you can also ask some questions para mag-guide din yung discussion natin ngayong hapon, ang ngayong gabi. But before, when I was still active in the movement, I was recruited when I was still in high school. I was the youngest recruit in Cebu City. That was way back 1970. I was a student leader in our high school, Abilana National School. And I led the first demonstration in Cebu. It's because I believe that there got to be some change. There got to be some transparency in the government. I was so idealistic at that time. I was so idealistic. I was so energetic. Na gusto kong ma-involve sa pag-change sa system even when I was still in high school. So, doon ko, hindi ko nakita ang kamay ng komunista. Akala ko, they are for change. So, I joined with them the organized mga tinatawag na mga front organizations. Yan ang kailangan malaman ng mga estudyante, kailangan ng mga iba-ibang sektor because in every sector, mayroong mga front organization yung ginawa ang mga komunista. So if you are just an ordinary citizen, hindi mo talaga malaman kaagad na komunismo pala yung nag-recruit sa iyo. So communism is practically deception. Sa Cebuano pala, pangilad sa Tagalog pala, communism is panluloko talaga. This is deception. So ako, when I joined the Kabataang Makabayan at the time, the front organization of the youth and students organization, wala sa isip ko na ito yung mga komunista. Because I grew up in a church. Laging akulite ako eh. Akulito sa kunon eh. I don't know if sino yung mga Cebuano dito. Sino yung pamilya sa Cebu. May simbahan kami dito na Santo Rosario Parish Church. Isa sa mga malaking simbahan dito. So I served the mass. When in fact, I was even recruited sa mga pare noon na gusto nilang makapasok ako sa seminaryo. Pero ang nangyari, hindi natuloy yun because naunahan nila ako sa komunista. I was recruited as a student leader not because I believe in communism at that time. But there was no mention about communism. But there are legitimate issues. Yun ang problema. Hindi malaman ng mga sectors yung mga legitimate na mga issues na ginagamit ng komunista. For example, sa student sector, very attractive yung issue na tuition fee opposed tuition fee hike. So if you're a student, definitely you will support that line. Definitely you will support that demand na ibaba yung tuition fee. Kasi maisipan mo yung mga paghihirap ng mga pamilya mo, yung mga parents mo pagkatapos pataas na pataas yung tuition fee hike. So definitely ma-attract ka talaga. There, doon ka mag-umpisa. Sa recruitment kasi ng komunista, hindi kagad-agad sabihin nila komunista, mag-komunista tayo, no. They'll start on legitimate issues. Sabi ko na, sa studyante,
sasakay talaga yung mga estudyante sa issue ng opposed tuition fee hike. Kung worker ka naman, doon ka naman nila i-attract sa issue na wage increase, pataas yung sahod. So, sino namang hindi madala doon sa issue ng itaas yung sahod? So, if you're a worker, madali kang ma-attract sa issue na taas yung sahod. So, papasok ka naman sa union nila. Like, for example, itong KMU. Ang Kilusang Mayuno, no, is a front of the Communist Party. Recruiting mga labor, mga workers. So, doon mag-umpisa yung recruitment. Sa mga farmers naman, doon mag-umpisa sa issue ng land for the landless, yung real land reform. So, if you're a farmer, sino namang hindi nag-ambisyon na makakuha ng lupa? So, doon sila ma-attract. So, doon mag-umpisa yung recruitment going to communism. So, there are stages na parang grado ito eh. May grading ito eh. Parang sa umpisa pa, start with legitimate issue. Then second, sama-sama ka na sa mga discussion, mga tinatawag namin noon, mga discussion groups. So doon na mag-umpisa yung brainwashing technique. Hanggang sasama ka na sa mga rally, mga marcha-marcha, so you will be experiencing mga police brutality, so magagalit ka na sa police. Hanggang sasama ka na ngayon sa mga tinatawag namin noon na immersion. Papunta ka na sa mga barangay, so i-expose ka na doon sa kahirapan, sa economic problem ng mga iba-ibang sektor. Hanggang i-introduce na doon yung idea of communism. Now, ang problema ngayon sa panahon namin, we embrace the Maoist kind of communism. At that time, Mao Zedong was the head of the Chinese Communist Party. Iba naman yung theory niya. Ang theory ni Mao Zedong at that time was bloody revolution talaga. Sabi niya, kailangan we can take over yung slowly yung mga bansa, yung mga mamalilit na bansa, unahin natin through bloody revolution. According to him, revolution is not a dinner party nor having a picnic. It is a violent overthrow of the system. Imagine, a revolution is not a dinner party nor a picnic. It's a violent overthrow of the system. So, revolution talaga. So, at that time, si Mao Zedong was an advocate of tinatawag naman exportation of revolution. Gusto niya makontrol ang mundo by waging a bloody revolution using mga small countries na mga so-called mga allies of United States of America. So the main target of Mao Zedong's revolution at the time was America. America lagat yung target because they considered America as their principal enemy. They call it the United States, U.S. imperialism. But they cannot confront America directly. So, ang problema ngayon dito, ang ginawa ni Mao Zedong pala is doon siya babanat sa mga small countries na allied ng Amerika. Like for example, what happened to Vietnam? What happened to Cambodia? What happened to Laos? Then, sana ang next doon is Pilipinas because mayroon tinatawag sila doon na domino theory. Doon sila mag-umisa sa mga mamalit na mga bansa na friendly sa Amerika hanggang ma-encircle nila ang Amerika. That was the theory of Mao Zedong, encircling the cities from the countryside. Revolution must start from the countryside and slowly encircle the cities. In a bigger scale, sa world scale, gusto ni Mao Zedong na kunin yung mga malilit na bansa and slowly encircle yung US. Because US is very much dependent on the raw materials from small countries. Yan ang theory ni Mao Zedong. Dependent from the raw materials coming from small countries. So kapag mawala na yung mga small countries, mga friendly countries sa US, ang theory ni Mao Zedong na babagsak yung ekonomiya ng US.
So, ganun yun ang theory ni Mao Zedong. It's what happened na namatay si Mao Zedong. Na namatay si Mao Zedong, ang pumalit sa kanya, yung kalaban niya, si Deng Xiaoping. When Mao Zedong was still alive, he was the chairman of the Communist Party. Si Deng Xiaoping was already a member of the Central Committee of the Communist Party in China. But he was opposed to the strategy of Mao Zedong. Pero wala siyang magawa because minority si Deng Xiaoping sa Central Committee controlled by Mao Zedong. Controlled by the so-called Mao Zedong and the Gang of Four. I think you still remember that so-called Gang of Four na yun ang mga solid supporter ni Mao Zedong kasama na yung asawa niya sa loob ng Central Committee. Because China is being ruled by the party. Then the Central Committee is the highest policy-making body. So during that time, si Deng Xiaoping was a minority, although member siya ng Communist Party. But he was opposed to the theories advised by Mao Zedong. Nang namatay si Mao Zedong, doon na nagkataon na practice niya or na introduce ni Deng Xiaoping yung another theory. Ganun pa rin, iba-ibang paraan, but still the ultimate goal pa rin is control the world. So kontrolahin pa rin yung world. So yun ang ultimate aim pa rin. Ang diferensya lang, kay si Mao Zedong gusto niya bloody revolution. On the other hand, kay Deng Xiaoping, iba. It is more on economic power, getting in economic power. Strengthening China economically para makontrol niya politically ang buong mundo. So, they started inviting mga kapitalista from other capitalist countries, even US. In-invite nila yung mga businessmen from other democratic countries kasi very attractive yung China sa pagtayo ng mga negosyo doon sa China. Why? Una, mura yung sahod doon. Kasi walang union doon eh. Walang union sa China. Okay? So kapag walang union sa China, di ka not demand for higher wages. Then at the same time, di ka not even, di ka not threat. Kasi walang strike doon. So walang threat sa economic sabotage. So, definitely, yung ibang mga negosyante from other countries, they feel na magandang investment sa China. Pero hindi nila alam na may ibang pakay yung Communist Party of China. Gusto nilang makuha yung technology sa ibang bansa at the same time parang payaman. Yung produkto ng China, naging economic power ang China. Na naging economic power na ang China, may pera na siya, doon na niya ginagamit ngayon, dahan-dahan, makuha niya naman yung, ma-attract naman yung mga small countries. Kay Mao Zedong, bloody revolution. Pero kay Deng Xiaoping, using Xi Jinping, yung president ngayon, pera na ang ginagamit. Yung debt trap. Yung pautangin yung mga small countries, patangin yung mga maliliit na bansa, kapag hindi magkabayad, wala na. Definitely, makuha na nila, makontrol na nila yung mga small countries. Yun ang diferensya sa dalawa. Mao Zedong, bloody revolution, encircling the cities from the countryside, encircling USA from small countries. Si Deng Xiaoping naman through Xi Jinping ngayon using economic power. Economic begets political power. So gagamitin nila yung pera nila, pautangin nila yung maliliit na bansa, kompetensyahan nila yung US. So kapag makautang na, dahan-dahan papasok sila. So yan ang nangyari ngayon sa atin. So ito ngayon ang problema natin because hindi ito maintindihan ng mga ordinaryong tao. Akala nila na okay lang yung China. Akala nila ang tawag dito yung para bang maawain yung China, parang ganun. Kasi madaling magbigay ng mga loans eh.
Ha? Madaling magbigay, akala nila mapagbigay yung China. Pero hindi nila alam na mayroong ulterior motive ito, may interest ang China to control the world. That's why dito may problema tayo ngayon sa West Philippine Sea. Nang nawala ang US bases sa Subic Bay, hindi nakapasok yung China noon sa Philippine waters because of the presence of yung Seventh Fleet natin kasi at that time, nandoon pa yung mga American forces sa Subic Bay. Pero nang nawala na, ano nangyari? Nang nawala na yung US bases, pumasok na ngayon yung China. At ngayon makikita ninyo ang ginagawa nila yun sa West Philippine Sea. Because sa theory, if you control the West Philippine Sea, madali mo makontrol yung ekonomiya ng bansa. Okay? Yun ang problema ngayon natin. Hindi natin intindihan na mga shipping lines, yung mga commercial shipping lines, 80% dadaan ngayon sa West Philippine Sea. So if they will block that West Philippine Sea, hindi makapasok yung mga commercial shipping lines, babasak na naman tayo. Babasak yung economy, world economy. So dyan na alarma ngayon yung US. Very alarming itong nangyari ngayon. This is not an ordinary occupation sa West Philippine Sea. May purpose sila dyan. I mean, in fact, may duda sila. May nabasa akong isang article dyan sa former Chief Justice. May nabasa akong article na that is yung West Philippine Sea. Ginagamit ngayon daw dyan. May mga shabu-shabu daw dyan. That was yung, although hindi pa confirm yan, pero yun ang narinig na namin ngayon nga. That's why dumadami ngayon shabu sa iba-ibang bansa because nag-develop daw yung China ng isang negosyo using this shabu. Naging international problem na yung shabu kasi they need additional budget for their People's Liberation Army because they are increasing their Liberation Army. Nag-increase yung pwersa ng Red Army nila, yung tinatawag na PLA. I think abot na ng 5 billion yung pwersa ng China including the militia. Kasi may dalawang kategori yung army ng China. May mga regular forces. Maybe yung mga regular forces, abot lang yan ng mga almost 2 million regular forces. Pero may tinatawag sila na militia. Yung mga militia, parang mga local armed groups yun. Mga local armed groups yun sa mga iba-ibang lugar ng China. So, if you will add all those armed forces, armadong pwersa, abot daw ng 5 million daw. Yun ang latest na basa natin, no, sa mga data. So, how to survive, how to finance, how to support this malaking army? So, they need additional budget for that. So, yan ang nabasa ko sa isang article na ginagamit nila ngayon daw yung West Philippine Sea in supplying other countries with these illegal drugs. Okay? Then, ikalawa, yung duda natin, lahat nagdududa na ngayon tungkol sa itong coronavirus. With the fact, I don't call that coronavirus eh. Sa mga kwan ko, programa ko sa radyo dito, tinatawag ko yan na China virus talaga, Red Chinese virus. Kasi naniwala ako na that is part of their strategy of controlling the world. Okay? Ginagawa nila yung parang biological warfare, parang virus warfare. It's happen lang daw, ito daw, wala tayong confirmation dito na nagkanda yan, na prematurely nag-leak daw yan. So, nag-leak na daw yan, Luna, nagalit na yung Amerika because they were not informed na mayroon palang virus na mysteryosong virus nandoon sa Wuhan. It took China 2 months daw to warn WHO and also warning US that there is such thing as mysterious virus na nangyari ngayon sa Wuhan. Pero ang nangyari daw doon,
because nag-leak na yung laboratory doon. So that's why maaga na lumabas na yung virus. So yan ang mga theory which ako naman naniwala. Because sa orientation namin noon, klarong-klaro yung orientation namin noon na control the world. The ultimate goal of communism is to control the world. So yan practically ang target nila because hindi ko masyadong, kasi mabilis yung mga questions ninyo, hindi ko masyadong makuha agad kasi biglang mawala. I cannot even, hindi ko mabasa yung mga questions ninyo. No? Sana ibalik ninyo yung mga questions ninyo para mabasa ko at the same time, pwede kong masagot and explain. Okay? So, sabi ko na, this is not a joke, ha? Ang iba nga hindi naniwala na may ganung mangyari. Akala nila simple problem lang ito. Lahat in my experience sa I was with the Communist Party for almost 10 years sa Communist Party of the Philippines. Yun nga ang patunguhan natin ngayon. Control the world, ultimate goal nila is controlling the world. Iba-iba lang ang paraan nila. So bakit kontrolahin nila yung mundo? Kasi sa teori ng komunista, hindi nila pwedeng impose ang communism sa isang bansa kung hindi nila makuha yung buong mundo. China is not yet a communist country. China is a socialist country run by a communist party. So like for example, ang Korea, North Korea is not yet a communist country. Not yet a communist society. They are so-called socialist country run by a communist party. Sa theory ng communism, pwede kang mag-declare na maging komunista na yung bansa kung makuha mo na yung buong mundo. Why? Kasi ang theory nila is communism not only godless, you don't believe in God, okay? But communism is internationalism. So, buong mundo. Ikalawa, ang communism sa kanila is parang wala ng gobyerno eh. It's a stateless. It is a stateless kind of system. Na wala ng gobyerno, it is presumed na lahat ng mga tao sa mundo hardcore communist na. So once you are considered as member of a hardcore communist party, you are presumed na disiplinado ka na even if you don't have God, you don't believe in God, pero may disiplina ka na for the purpose of serving the people. Yan ang orientation eh. Yan ang orientation ng komunista. You don't believe in God, pero yung orientation ng komunista, serve the people. Silbihan natin yung mga tao. Okay? So, for them, without God, they can still continue serving the people. So, if you serve the people, dahil ang lahat ng mga tao at that time, sa panahon na yun pala, sa panahon na nadarating yung komunista na sila lahat, ang lahat ng tao, maski walang God, serving the people. So, may disiplina. So, mapagbigay because communism is a propertyless. Propertyless society, when you call it propertyless. In short, lahat, pag-aari ng lahat. In fact, sa definition ng communism, there's the family. Walang pamilya. Lahat pamilya. So, parang ganun, common lahat eh. So, that was the definition ng communism mo. Common ng lahat. Now, you cannot embrace that kung hindi ka full-fledged member ng komunista. You can only embrace that theory of communism na godless, propertyless, stateless, familyless, then violent talaga yung utak nila. Violence is always there. Kasi that's how they will survive. Kung hindi ka komunista, patayin ka. Kung ganyan lang yung kasimple ang utak ng komunista. So if once a member ka ng komunista, i-preserve ka. Pero kung hindi ka member, then you go. Mawala ka sa mundo.
So, gusto nilang sila nalang ang matira sa mundo. Which, nagdudulot ako na yan ang nangyari yung sa pandemic. Parang gusto nilang gusto nila na ang mundo ngayon para mag, sabi ni Saya pa, pagamyon ba? Pagamyon. Gamay na lang ang bali mamuyo sa kalibutan because they can easily control kung gamay na lang ang nagpuyo sa kalibutan. So, I think dyan patungo ngayon yung komunista because sa theory nga na sinasabi nila sa amin, they will establish a stateless society where there's no leader. Everybody is a leader. Everybody is a member. Expect na serving the people yung utak nila. Expect sila na disiplinado. So that is the definition of communism. Walang Diyos, pero sila ang Diyos. Parang ganun. Sila ang mag-control sa mundo. So, yan ang nalalaman ko sa mga discussion namin noon. Umalis ako sa komunista. It was really a blessing. Kasi parabang I didn't expect these things to happen to me. Although nang tumatagal ang participation ko, ang involvement ko sa komunista, nagdududa na ako eh. Almost 10 years ago because I joined the Communist Party mga 69 pa, 69, 70 when I was still in high school. Hanggang namundok kami nang martial law was declared. We went underground 1972, then namundok na kami and I joined the Communist Party and the New People's Army. So we went to Leyte, Samar. Doon kami tumagal sa Samar. But nang doon na kami, nakita ko na yung iba ang practice. Ang serving the people nila, iba na. Kasi they are killing the people instead of serving the people. They are killing the people there. Okay? Kapag gamayang sipyat ba sa Cebuano pa, kunting-kunting problema doon, kunting-kunting nagawa mong parang kalaban sa komunismo, patay kagad ang sentensya doon. So doon ko na nakita na hindi na ito, parang kadimunyuhan na ito. But I cannot surrender. Kasi hindi ko rin naintindihan, hindi ko rin na, anong tawag dito, nakita kung mag-surrender ako, baka papatayan din ako ng military because wanted na rin ako noon eh. May price na rin yung ulo ko. But it was a blessing in disguise. I was captured. Ang pagka-capture ko naman, when bumalik ako sa Cebu from Samar, then kasama ko kasi yung asawa ko when we went underground. We were married practically in a communist ceremony. We were married in a communist ceremony doon sa bundok, no? Kasi walang Diyos, so walang pare. So komunistang seremonya ang nag-kwan sa amin, nag-tie sa amin. So she was with me hanggang mayroon kaming anak. Nakaanak kami, in fact, yung anak ko that is parang yung anak ko parang ang tawag dito. Para bang remembrance ko yan when I joined the party. Kasi yung pangalan ng anak ko, Lenin Marx. Yung eldest son ko, ang pangalan nun, Lenin Marx. Ang nagbinyag niya, isang pari din na komunista. Bininyagan siya na Limar. Lenin Marx, Limar. Pari din na komunista. But when I started, confused ako, nagdududa na ako, bumalik ako sa Cebu and yung father-in-law ko, yung father ng misis ko na si Aner, galit na galit sa amin yun kasi nawala lang kami sa Cebu. Walang kwal eh. Hindi nila alam kung saan kami. But when we told them na babalik kami sa Cebu, eh daladala namin yung apo niya, doon sila na parang na soften yung heart ng father-in-law ko. So kinuha nila yung apo kasi hindi ko pwedeng dalhin yung apo nila, yung anak ko na bata pa at saka palagi kaming nagtatago, no, nag-underground kami. So iniwanan namin yung apo ko doon sa bahay nila. So to cut the story short, parang doon ang link na nahuli ako.
kasi it was my father-in-law. Although nagpasalamat na rin ako na nahuli ako kasi kung hindi pa ako nahuli, magkapatay na rin ako ngayon kasi dalawang kalaban ko. Kalaban ko yung NPA, kalaban ko rin yung mga komunista, yung military pala. So, I think yung father-in-law ko ang nag-tip sa lugar kung saan kami nakatira. So, doon kami na-raid at nahuli kami. So, after nahuli ako, I asked for amnesty. So, doon nag-umpisa yung anti-communism ko because when I asked for amnesty, galit na galit na yung mga komunista na kasama ko. Sabi nila, bakit humingi ka ng amnesty? At that time, si Marcos pa rin yung presidente. When I asked amnesty, that was way back 1983. Si Marcos pa yung presidente at that time. So, galit na galit yung mga kasamahan ko. So, hanggang nagduda sila na ako ay isang isang ahinti ng gobyerno kasi nag-ask ako ng amnesty. So I was forced to put up a parang grupo na madipinsahan yung grupo din namin ng mga former detainees kasi marami na rin yung mga kasamahan ko ng mga former rebels na parang nagsama-sama na kami kasi we were being discriminated na sa mga kapartido namin. Some of us were called traitors and papatayin na rin nila kami. In fact, marami na rin kasama ko na pinatay nila to the point na napilitan kami lumaban. So, nag-organize kami ng grupo. When I organized the group, the first active anti-communist group in Cebu, lumawak ito sa buong Pilipinas because I used my radio broadcast. Nag-broadcast ako sa radio noon explaining the atrocities, explaining the kadimunyuan ng komunista. So maraming nag-surrender through my radio program. Maraming nag-surrender hanggang nabuo namin yung grupo namin na kadre, kilusan, parang kilusan, katipunan alang sa demokratikong reforma, Movement for Democratic Reforms. Doon ako bisa yung grupo namin. So we've been recruiting yung mga nag-surrender dati na hindi na naniwala sa komunista, they join with us. So, yung ibang mga taga-Luzon, taga-Mindanao, they join with us here in Cebu hanggang nabuo namin yung National Alliance for Democracy composed of mga anti-communist forces. Doon nakumpisa yung party list. Doon nakumpisa yung party list namin, yung Alliance for Nationalism and Democracy party list. The only anti-communist party list in the country. Lumaban kami sa Kongreso. Ine-expose namin yung mga pork barrel nila na ginagamit nila like yung mga bayan muna noon, sila sa Torocampo, sino pa yung mga leader ng mga bayan muna, saka yung mga anak pawis, yung mga ACT, Alliance of Concerned Teachers. These are front organizations, ha. They are not legitimate party list. Pero sumama lang sila, nag-join sila sa party list, not because they believe on the system. Itong grupo ng Bayan Muna, Anak Bayan, Alliance of Concerned Teachers, Anak Pawis, no? They joined Congress, not because they believe on Congress, but they joined Congress because gagamitin nila yung Congress. So, for example, sa pork barrel nila noon. Imagine, they were receiving 70 million pork barrel per year. And ilang komunista doon? Sa panahon ko, they were around 10 komunist doon sa loob ng Kongreso. So malaking pira yun. So ina-expose namin yun, binanatan namin sila na ginagamit nila yung pira para pag-advance ng revolusyon nila. Binigay nila sa mga NPA. Binibak, mayroon na kami mga ebidensya na may mga nag-surrender na nakatanggap ng tulong sa mga legal, na tinatawag nila ng mga legal, yung mga bayan muna, party list. Doon ako nadali nila. Kasi ako ngayon ang lumalaban sa kanila doon sa Kongreso. Kinuha ko yung mga apidabit ng mga former NPA at saka nagpapatunay na may link ang legal front. Itong legal front, itong mga party list front at saka yung illegal, which is komunista. So doon nila ako binanatan because very powerful sila. Ako lang nag-solo doon sa Kongreso. Ako lang nag-isa. Marami sila. So,
pina-disqualify nila ako na hindi naman totoo yung mga issues na sinabi nila sa akin, pero may link sila eh. They have already infiltrated COMELEC. They have infiltrated mga government institution. So ako, nagsusulo lang ko doon. That's why nadali nila akong na-disqualify. Supposedly, naka 3 terms ako. Nanalo ako sa first term, nanalo ako sa second term, sa third term, na-disqualify na nila ako kasi binanata nila ako ng gusto. So the theory there, sa komunista, balik, bakit sumama sila sa gobyerno? Because sabi nila, sasama tayo sa gobyerno, let us use the government, let us join the government. Yan ang theory ng komunista. Let us join the government to destroy the government. Imagine. So hindi sila naniwala sa gobyerno natin. Pero nandoon sila, sumama sila. Not because they believe the advocacy of democracy, but because they want to destroy our system. Yan ang kinatakutan ko ngayon, because ang kalaban natin hindi lang sa bundok. Ang kalaban natin hindi lang sa bundok. Within fact, ang kalaban natin mas grabe na dito sa urban center. Urban center. Kasi nandiyan yung mga sectorals eh. Doon sila pumasok sa mga legitimate sector. Student sector, nandiyan yung LFS, League of Filipino Students. Sa worker sector, nandiyan yung KMU. Sa teachers, nandiyan yung Alliance of Concerned Teachers. Sa simbahan, even ang simbahan mismo na-infiltrate. Infiltrated ang simbahan. During my time, nakadala ako ng dalawang pare. Dalawang pare ang nadala ko sa bundok. Na-recruit ko sa bundok. So yan ang pinakamalaking problema natin. Tayo mga Katoliko, yan ang problema natin. Kasi nakapasok na rin sila sa mga seminaryo, nakapasok na rin sila sa mga simbahan. Yan ang hindi natin malaman. Kung wala kang idea how to detect kung mga komunista ba ito or hindi, talagang madadali ka, talagang ma-attract ka, because they will be exposing mga legitimate issues. Pero ito lang ang clue. Ito ang clue. Kung may mga anak kayo, let's suppose, may mga anak kayo na estudyante, nag-aaral sa mga kolehiyo o mga universities, mag-umpisa na yan, kapag mag-umpisa na yan, nasasama sa mga rally, then ang organization na siya, namahan niya, kasama sa LFS, League of Filipino Students. Then pagkatapos, magsigaw-sigaw na yan na ibagsak ang pasismo, ibagsak ang imperialismo, ibagsak ang feudalismo. Kapag magsigaw-sigaw na yan ng mga ismo-ismo, magduda ka na dyan. That means, napasukan na yan, yung utak ng anak mo, napasukan na ng virus ng communism. The same is true with the workers. The same is true with the mga seminarians, mga maestra, mga pare. Kapag yung mga pare, mga seminarians, mga maestra, marinig mo, nakalaban na nila ang US imperialism. Ibagsak ang imperialismo. Ibagsak ang feudalismo. Ibagsak nila ang yung tawag dito, kapitalismo. Ibagsak nila ang pasismo. Magduda na kayo na ito dahan-dahan na napasukan na ng virus ng komunista. So yan ang clue na maibigay ko. Yan ang hindi maintindihan ng ibang mga ordinaryong tao. Okay? Wala sa kanila yan. That's why I continued my fight. Because iba yung kwan ko eh. Ang fight ko ngayon is more on education. Because I don't believe on killing people as the solution to the problem of our insurgency problem sa Pilipinas. Because we believe na communism, if the more you kill, the more they will multiply. So ganyan ang nangyari sa amin. Why? Because communism is an ideology. Communism is an idea. Okay? Mapatay mo yung tao, but his idea will remain. Magpatuloy yung idea niya. So, kukunin na naman yun, i-adapt naman yun sa ibang tao. So, yung tao namatay, pero yung idea, nagpatuloy. So, killing communism is not the solution. You have to love the communist but hate the ideology. Yun ang magandang orientation diyan.
Because the more you love the communists, ipakita mo sa kanya yung Christian way of loving people, caring people, serving people. Baka dahan-dahan ma-change siya. But if you start hating him, hindi na maganda yun because personal mo nang hini-hate yung tao. You have to hate his idea. So, you have to have a strong tinatawag na political idea. You have to have a strong ideology. That's why we Catholics should have a strong ideological foundation in fighting communism. Kasi, tingnan mo ngayon, nakapasok mismo sila sa simbahan natin because we do have a strong foundation about fighting communism. So sila nakapasok. While ang komunista sa bansa nila, sinusunog na yung mga simbahan natin. Sinusunog yung mga Bible natin. Sinusunog yung inaaresto yung mga kwan doon, yung mga naniwala sa Diyos. While dito, we do have a strong foundation. So, sana mayroon tayong parang programa na malaman ng tao kung ano talaga itong tunay na kalaban natin. Hindi ang kalaban natin, hindi tao. Even in China, while we hate China, we don't hate Chinese people. We hate the ideology that controls people in China. So, dyan din sa Pilipinas sana, yun maging orientation natin. Okay? Show your love to the communist. Pero at the same time, you expose his satanic ideology. Pero ang problema ngayon, sino ang mag-expose? Wala naman eh. Takot yung mga maestro kasi we do have a curriculum. We do have a school curriculum regarding this issue, regarding this subject. So ako ngayon nagpatuloy. Ako parang nasusulo na lang ako eh. This is practically parang kwalito eh. Parang advocate ko na sulo-sulo na lang ako using my radio program, using Facebook in fighting communism, in educating people. So, this is a very risky if you call it job, no? Very risky ito. That's why ako, I am living in a very abnormal life, no? I cannot just travel alone. I cannot just go to some places na gusto ng ibang mga tao. I have to be aware always of my security. Kasi ilang beses na rin ako na-ambos nila eh. Maraming beses na ako na-ambos, but still, I believe that there is God. I believe na ang Diyos may purpose pa na buhayin ako para ipagpatuloy ko yung advocacy ko. So, I'm very, very happy kung may mga invitation sa akin about talking about this evil idea of communism, the evil ideology of communism. Kasi ilan lang ang brave enough to discuss this subject openly. Yun ang kulang natin. We lack correct information. Kasi para sa akin, education, information is the best weapon in fighting communism. Okay? Kailangan matalo natin sila. Yung ideology nila ang tatalunin natin. But if you will impose para ka na rin maging terorista ka na rin because you terrorize them, i-terrorize mo yung komunista, terorista ka na rin. So, there's no solution there. Look at what happened to martial law. They were thinking that the declaration of martial law of Marcos will solve the problem. But what happened? Lalong lumaki. During the time of martial law, lalong lumaki ang pwersa ng komunista. Hanggang ngayon, imagine, they will be entering maybe 51st anniversary nila ngayong December. December 28 is the anniversary of the Communist Party. December 26 pala. December 26 anniversary ng Communist Party. We have the longest insurgency in the world because of our mishandling. Yung gobyerno natin hindi na-handle properly ang problema ng komunismo. Palaging iron fist ang ginagamit natin. So, in short, I don't believe na yan ang solusyon. That's why
lalo tumatagal yung paghihirap ng bansa. Imagine, more than 50 years na ang insurgency, the longest in the world. Alam mo anong epekto dyan? Sabihin nila, ah, walang problema yan dyan kasi kung epektibo pa, yung kwan nila, epektibo pa yung strategy nila, matagal na silang nanalo. Pero ngayon, kwan na eh, more than 50 years na sila sa revolusyon nila, pero hindi pa rin sila nanalo. Ito ang tandaan ninyo, na ang komunista, hindi naniwala sa instant victory. Tayo kasi, influence tayo sa mga instant, instant noodles, instant coffee, mga instant yung influence natin. Whereas, ang komunista, hindi ganyan ang utak ng komunista. They can wait for how many years? May grabe ang pasensya ng komunista. Basta makuha lang nila yung ultimate goal nila. Okay? So sa Pilipinas, may tinatawag sila na protracted people's war. Protracted people's war. Ano itong protracted people's war? Yan ang ginagamit nila ngayon. Protracted. When you talk of protracted, that means dahan-dahan, protracted. People's war. So, gira ng mamamayan. So, dahan-dahan na gira ng mamamayan. So, walang sinasabi doon na magmadali sila. Protracted eh. So, sa protracted people's war, wala sa isip nila na makuha nila yung gobyerno, manalo sila sa gobyerno militarily. Ayaw paintindihan ito ng mga military natin. Ang thinking ng komunista, again, sasabihin ko, wala sa isip nila na they will take over this country through military force. Ang thinking ng komunista ngayon, sa protracted people's war, ang matamaan dito yung ekonomiya natin. The longer the war, or lalong tumatagal yung gira, kasi yung gira ng komunista nandun sa countryside. So theory na encircling the city from the countryside. So, ang revolusyon ng komunista mag-umpisa sa kabundukan. So, ang Pilipinas is an agricultural country. Agricultural country tayo. So, yung ekonomiya natin, nagdepende ngayon sa agriculture. Na ngayon, yung komunista na doon sa bundok, destroying our agricultural economy. So, ano nangyari? Before, we are teaching other countries to how to plant rice. Tayo, Pilipino, ang unang naka-scientifically learn how to plant rice. That's why mayroon tayong IRI dito, International Rice Research Institute. So at that time, na tayo pa nagtuturo ng mga taga-ibang bansa on how to plant rice, we are exporting our rice. Pero ngayon, ano nangyari? Bumagsak yung rice production natin. In fact, we are now buying rice from other countries na noon tinuturoan na natin yan. We are buying rice from Vietnam, from Cambodia, and other countries. Pero isudyante natin yan noon. See? Pero bakit na bumagsak yung production ng rice natin? It is because na-disturbo yung ekonomiya ng agriculture ekonomiya natin. Why? Yung mga magsasaka, 70% of our people are farmers. 70% are farmers. So, ano gayon ang maging problema dyan? Nagtatanim yung mga, yung iba nagtatanim. Pero yung iba naman, noon ang dala nila mga daro, mga agricultural kwan nila, mga tawag mga tools, mga daro, ano pa doon, mga ano-ano pa yung mga equipments nila para sa farming. Pero ngayon, na na-recruit sila ng komunista, anong nangyari? Ang dala-dala nila ngayon, mga armalite na, mga armas na. So what can you expect? Can you expect na tataas yung production mo ng bigas? Na ang dala-dala nila, mga armalite na? If you plant armalite, mamunga ba yan ng rice? Mamunga ba yan ng mais? No. So, na-disturbo ngayon yung agricultural economy natin. Marami nang sumama sa NPA kasi
very attractive yung agenda, very attractive yung political line sa NPA. Sabi ng NPA, kayo, mga farmers, niluloko kayo ng gobyerno, niluloko kayo ng mga landlords ninyo. Sama kayo sa amin, kapag manalo tayo, bigyan kayo ng lupa, libre, walang bayad. Sino naman hindi kasama ngayon dyan? So, ma-attract nila ngayon yung mga farmers. At the same time, yung iba na hindi sumama, takot na rin. Natatakot na rin sila sa mga NPA. So yung iba pumunta ngayon sa bayan. Bumaba ngayon sila. Bumaba sila sa Cebu. Bumaba sila sa mga malalaking siyudad like Manila, Metro Manila. So ano mangyari? Dadami ang so-called squatters. Kapag marami ang squatter, maraming criminals. Kasi wala mga trabaho yun eh. Wala mga grado galing sa bundok. Galing sa mga probinsya. Wala mga grado. Pagdating sa siyudad, naging squatter. So, maraming criminals, mga magdanakaw, doon na mag-umpisa yung mga sindikato. Kasama sa mga shabu and everything. So, naging police problem sila. So, yan ang epekto na tinatawag na protracted people's war. Nasira yung ekonomiya natin. At the same time, bumagsak yung dumadami yung mga squatter sa siyudad. Nagkagulo ngayon yung siyudad. So, ang gulo sa bundok, nadala sa siyudad. At the same time, yung natira doon sa bundok, hindi sumama sa NPA, hindi rin bumaba, pero nanatili sila doon nagtrabaho. Ang mga produkto naman nila, hindi madala. Hindi madala sa town proper. Hindi nila maibinta. Why? Kasi, hihingian sila ng tax ng komunista doon eh. So instead of selling your produce, ibigay na lang nila sa NPA. So yung natira para sa consumption ng mga farmers. So yan ang epekto sa tinatawag na protracted people's war. Yan ang hindi naintindihan ng mga tao. Even mga politicians, walang ginagawa. Walang ginagawa yung mga politiko dito. Dependent sila sa military. For me, this is not a military problem. Communism is not a military problem. But ang gobyerno natin, ginagamit yung military to fight communism. Hindi epektibo yan. Maprobe na yan. Kaya sabi ko na, ideology kasi yun eh. Laban niya ng utak. Laban niya ng impormasyon, ng edukasyon. So sana, instead of sending military sa mga bundok o sa mga barangay, magpadala tayo doon ng mga lecturers about communism. We can even tap. Mga former rebels. Suportahan lang ng gobyerno. Kapag suportahan ng gobyerno ng mga former rebels, they can talk with their heart, no? Kasi galing sila doon eh. So madali makonvince nila yung mga farmers. Madali makonvince nila yung iba-ibang sektor if somebody from the ranks of the communists ngayon bumaliktad na at saka magsalita na siya against communism, mas maraming maniwala kaysa military ipadala mo doon. Walang kaalam-alam yung military, babanata na yung ibabastrok na yung mga tao doon, so maglalabas na yung pasismo doon. Why? Ano ang diferensya ng military at saka NPA? Ang NPA, walang grado yan. Recruit nila yan sa masa. Pero bakit epektibo yung propaganda ng NPA? It's because ang training ng NPA iba, ang training ng military iba. Ang training ng NPA, makumpisa yan sa utak. Tuturuan sila muna how to do propaganda, how to do lecture. So, tuturuan muna sila before they are trained how to shoot. Yeah? Diba niya? Tatandaan ninyo ang kaibahan. They are trained muna how to speak. Ang NPA, they are trained how to speak, how to discuss, how to understand issues. That's why meron sinatawag kami na noon na group discussion. Diyan muna ituturo. After, alam mo na, marunong ka na magsalita, that's the time tuturuan ka na how to shoot. How to kill.
Pero dito sa military, wala eh. Ang tinuturo kagad sa military, how to jump, how to shoot, how to kill. Then, wala nang discussion, wala nang education about issues, about political and economic issues. So, walang kaalam-alam ang military pag ipadala mo doon sa bundok. Walang kaalam-alam yan. Sa mangyari dyan, papatay lang yan ang papatay, huhulihin ka lang ng huhulihin, so that will create another problem. That is tinatawag na pasisim. So for me, that is not the solution. So, sa kabuuan, ang ibig sabihin ko is, we should know your enemy. You cannot win a battle without knowing the enemy. So sa totality ng approach natin ngayon, kailangan kumpleto tayo sa understanding of who is our real enemy and who are our friends. Who are our real enemies and who are our friends. Kasi, quoting the book of Sun Tzu, The Art of War, sabi ni Sun Tzu, in a battle, you should know your enemy. Without knowing the enemy, you can never win a single battle. Eh, hindi ka manalo kapag hindi mo alam yung kalaban mo. Not only in name, but you should know the characteristic, the strategy, the tactics, and everything about the enemy. Once you know your enemy completely, madali mong kalabanin ang enemy. Pero this time, yan ang problema natin. Kulang tayo. Ilan lang. Sa isip ko, ako lang ang natira ngayon na aktibo na nakipaglaban, open list komunista ngayon eh. Risking my life because sabi ko na maybe this is my advocacy. This is what the God wants me to do. Na kailangan paintindihin yung mga tao. Pero kung marami sana ng Alcover, i-spread all over the country, magsalita ng magsalita sa mga barangays, sa mga paralan. Yun ang ginagawa namin noon eh. Nang increase yung number sa NPA during the time of Cory. Bumaba yan during the time of Ramos. Because during the time of Ramos, we were given the opportunity. Yung grupo namin, we were given the opportunity by the DND to go out na tumanggap kami ng mga invitation sa mga paralan. Tumanggap kami ng mga debate sa mga estudyante. Ako nga, buong Pilipinas, halos lahat ng mga malalaking paralan sa buong Pilipinas, pinapuntahan ko na nakipag-debate ako sa mga komunista. Kasi that's the only way to fight them. Talk to them. Debate with them. Then let the people decide. Kasi makilala mo naman eh. Malalaman mo ang weakness ng komunista. Ang weakness ng komunista, they don't believe in God. Kapag malaman ng mga tao dyan na walang juice yung komunista, wala na. Hindi na epektibo yung kumpanya ng komunista. Pero nobody is telling them the truth. Nobody is educating them. Okay? Then, ikalawa, kapag malaman ng mga tao na killing, violence, yun ang gusto nila. Sa heart nila is to kill people. Wala silang konsensya. Okay? Maski ama ka, maski ina ka, or kapatid ka, kung kalaban ng kanang komunista, papatayin ka talaga. That's the thinking of a communist. So, they have to be exposed. I-expose mo yan. Sabihan mo yan. Sabihin mo sa mga tao yan. Kapag malaman ng mga tao na ito pala ang kalaban natin, ito pala ang loob, ang laman ng komunismo. So, ito ang kalabanin natin. See? So, even the Catholic Church, even yung simbahan, wala din programa na ganun. And I hope na the government and the church should do something to strengthen democracy. And the only way to strengthen democracy and our belief in God is to fight them with correct information, to fight them through education. Okay, so ano ba mga tanong? Hindi ko na nabasa kasi yung mga tanong ninyo eh. Hindi ko nabasa yung mga tanong kasi mabilis yung pag-scroll. But pwede ibalik ninyo yung mga tanong ninyo, then basahin ko, then I-explain, tapos sasagutin ko. Babasahin po ni
Mrs. Delfay, and then sasagutin niyo po, Sir John. Sige. Okay po. Sige po. Ito po yung first question from Bro Gino Paradella. Sir June, okay. how do you define communism on your based on your own experience po? Ang based on my experience, simple lang yung definition ko. Communism means less. So, in short, communism means less or minus. Why? Bakit ganyan ang definition ko, less? Because communism is godless. Communism is emotionless. Wala emotion yung komunista because they don't believe in God. Wala emotion yan. Communism is familyless. Walang pamilya yan. They don't believe in family. Then, communism is propertyless. So they believe that everything is owned by everybody. Common. So they don't believe on ownership of property. So that is my definition. Less. While in a democracy, I define democracy as more. Why? Why it is more? Because we believe on freedom of religion. So the more religion, the better. Kasi that is our freedom. Kung naniwala ka nga ito yung Diyos mo, bahala ka na. Okay? So we respect each other's belief and faith. Then, ikalawa, we have emotion. We cried. Iyak tayo kung may mamatay. Iyak tayo kung may mawala sa pamilya natin. But sa komunista, wala yan. Kung mamatay ka because kalaban ka, they don't cry. Kung mamatay ka because doon ka sa kabila, nagkasabi ni Wachitong eh, death is a common occurrence. Yan sa amin ni Mao Zedong. Yan ang sinunod ng komunista. Death is a common occurrence. To die for the people is heavier than the mountain. But to die for the government is lighter than a feather. So ibig sabihin yan, kung ikaw, kalaban ka, kapakamatay ka sa gobyerno, wala ka. Your death is like a feather. Lighter than a feather. Pero kung namatay ka sa komunista, your death is heavier than the mountain. So that's why, in short, opposite lang. These are things that we have to explain to the people in a very simple way. Communism means less. L-A-S-S. Less. Democracy means more. More. More freedom. Diba? More respect sa pamilya. Respeto tayo sa pamilya. Pero sa komunista, walang pamilya. So yan ang diferensya. Yan ang definition ko as far as my experience is concerned. I don't know if satisfied ba kayo sa sagot ko. Okay, thank you, Sir John. Yes. Any more question? Meron pa po next question po yung what makes communism in the Philippines distinctive from Chinese communism or Maoist? Or from Russian communism, Stalinist. Yun po yung okay. Although sa ngayon, ang Russia is no longer controlled by the Communist Party. Ang communism sa Russia bumagsak. Pero nandoon pa rin yung Communist Party in Russia, but they are not in power. Ang Communist Party in Russia ngayon is parang minority sila. It is now controlled by the political party of Putin. But nag-exist pa rin yung Communist Party in Russia. Iba ang experience sa Russian communism. Ang Russian communism, naniwala sila noon sa tinatawag na Industrial Revolution. Yung revolution na kailangan ang mga workers ang mag-umpisa. Yun ang theory nila. That's why nag-organize sila ng mga workers' party, mga workers' union noon para doon mag-umpisa ang revolusyon. Kasi kapag mag-strike, daw yung mga workers paralyze yung ekonomiya, babagsak yung gobyerno. That's the theory of Marxist-Leninism. While ang China ngayon, iba na. During the time of Mao Zedong, iba ang teaching ni Mao Zedong. Yung nga, sinasabi ko na doon nga, ang teaching ni Mao Zedong, more on bloody revolution. Encircling the world in a global way, encircling the world, encircling US from small countries. Yun ang theory ni Mao Zedong. Maoist siya.
Pero ngayon, iba na ang komunista ng China ngayon, dito to the line na of Mao Zedong. Ang linya ngayon na in-adapt ng China ay ang Deng Xiaoping line, which is more economy, economic power, biggest political power, control the world by having a strong economy. So yan ang theory ngayon ng incumbent or the present Communist Party in China. So the Communist Party in China is different from our Communist Party in the Philippines. The Communist Party in the Philippines, headed by Jose Maria Sison, is not comfortable with the existing or the incumbent party of China. Iba. Kasi naniwala pa rin ni si Juma Sison, which is now considered as the Mao Zedong, the new Mao Zedong of the world. Si Juma ngayon ang considered as the new Mao Zedong of the world because he maintained the Mao Zedong line. Okay? So yan ang theory ni Juma Sison. So hindi siya linya. Hindi siya kasama ngayon sa Communist Party of China. That's why makikita mo dyan ngayon sa mga rally-rally nila. Tingnan nyo yung mga rally sa Manila. Nagra-rally yung bayan muna. Noon, nagtanong tayo, bakit puro anti-US na lang ang isisigaw ng mga aktivistang ito? Ito mga bayan muna, bakit puro na lang anti-US? Pero ngayon, marinig muna sila ngayon, nagra-rally na sila against China. Nagra-rally na sila against China because naputol na yung relasyon ng Communist Party of China and the Communist Party of the Philippines. Because the Communist Party of the Philippines is not towing the line of Xi Jinping. Okay? Nagpatuloy yung Maoist line na tinuturo ni Juma Sison. So putol na. So ngayon, ang kalaban principally ng Communist Party of the Philippines is US. Principally, secondarily, ang kalaban niya, ang existing Communist Party of China, not the people of China. Because there are still Maoists inside China, nandyan pa rin yung mga Communist Party members na believer ni Mao Zedong. Pero hindi lang sila pwedeng lalabas openly kasi ang leadership ng China ngayon is not in favor of the Maoist line na. So, ang connection ngayon ng Communist Party of the Philippines doon sa mga tao sa China na mga pro-Maoist pa rin. But the Communist Party that ruled China is no longer Maoist. So, yun ang kaibahan ng linya nila ngayon. Okay? I hope na nakuha ninyo, naintindihan ninyo yung explanation ko. Okay po. Thank you, Sir John. Sis Delphi, may question pa? Sis Delphi? Opo, marami pa po ito. Sa ano po, ito po, next question po from Val Guillermo. Po? Hello? Nagiginig niyo po ako? Sige. Hello? Oh my gosh. Hello? Yes. Hello? Yes. Nagiginig niyo na po ako? Yes. Oh my gosh. Hello? Ayun. Yes, sorry. Sorry po. So, ayun. From Val Guillermo po. Ano pong mga paniniwala ng mga komunista? Okay po. Ano pong mga paniniwala ng mga komunista, lalo na ang China? At bakit? Okay. Wait. Ano pong mga paniniwala ng mga komunista, lalo na ang China, at bakit po ang China ay nananatili pa din bilang komunistang bansa? Bakit nananatili sa... Ito na lang. Kasi na-explain ko na ano yung ultimate goal ng communism. At saka ngayon, sabi ko na is communism and is international. Hindi ito local problem because they want to control the world. Ang leading force ngayon is the Communist Party of China. So hindi nila maiwanan yung komunismo because they are the leading force ngayon in the world today.
Okay? Ang nawala sa eksena sa komunismo ang Russia at saka East Germany. So nawala yung eksena, nawala sila sa eksena because bumagsak yung communism sa Russia at saka sa East Germany. But ngayon, ang active na Communist Party sa buong mundo ngayon ay ang Communist Party of China. In on that, mayroon din silang ally na North Korea. Okay, ally din nila yung North Korea. Okay? Iba-ibang paraan nila but they are allied because yung ultimate goal nila lahat ng komunista, although iba-ibang paraan, but their ultimate goal is controlling the world. Mura parang one world society, not government because they don't believe in government anymore. They believe in a society wherein everybody is a communist party. A society that is tawag na equal. Yung tinatawag nila na lahat equal. Yun ang practically ang definition nila sa komunista. Kung ano yung wala na property kasi. So you can only reach that goal kung makontrol mo na among mundo. That's why China cannot live. And the communist of China, because he is the leading force, he cannot live that responsibility. Okay? Okay. Another sis, Delphine. Next question po. Noong panahon po ba ng Cold War ay magkalaban po ba ang USA at Russia? Pag komunistang bansa ba po ay dapat malakas at maraming kagamitang pandigma para sa protection nila sa ibang bansa? During the Cold War, kasi at that time, komunista pa rin yung Russia. Russia was still under the communist role by the Communist Party. Pero ngayon, nawala na yung Communist Party ng Russia. Sabi ko na, second party na lang. Second party na lang. Hindi sila dominant party, I mean. The Communist Party of Russia is no longer the dominant party in Russia. So wala na sila ngayon sa eksena. Ang partido ni Putin ang nagdala ngayon sa gobyerno ng Russia. Now ngayon, bumalik na yung Cold War, parang it is now between US and China. Because, sabi ko na ang China, nagpakita ngayon siya ng aggressiveness. Aggresibo na masyado yung China to the point na gusto niya kontrolahin yung mundo. Ang una nilang kinukontrol ngayon, ang West Philippine Sea. So galit na galit, yung Amerikano ngayon plan ng China. Because if you control West Philippine Sea, sabi ko na nga, diyan mahirapan yung ekonomiya ng mundo. At the same time, nagduda ngayon si Trump. Ang Amerika mismo nagduda ngayon na itong biological warfare, itong paglabas ng Wuhan virus, galing sa China, may intention ito. The intention is to spread it worldwide para mag-collapse yung ekonomiya ng mundo, then China will take over. That's why galit na galit yung US ngayon. To the point that the US is now sending more than 100 battleships na malapit na sa West Philippine Sea. I don't know kung ano yung purpose dyan, pero lumabas na ngayon na mayroon silang tinatawag na Quad Alliance. There are 4 big countries na allied ngayon ng US. Like for example, yung India. Sumama ngayon yung India sa US. Napadala siya ng mga sundalo ngayon. Napadala sila ng mga bapor de guerra ngayon. At Japan, ganun din. Sumama sila sa mga military exercise malapit sa China. Australia, ganun din. Okay? So, 4 sila ngayon. Hindi pa kasama yung mga maliliit na bansa. Hindi pa kasama. Ang 4 na malalaking bansa ngayon, tinatawag na Quad Alliance. Ngayon, nagsusupport sa US. So, somewhat, mayroong Cold War na. We do not know what will happen. Kung ano ang patutunguhan nito. No? So, let us be observant. Tingnan natin kung saan patungo itong mga kaguluhan niya na ginawa ng China. Okay, Sis Delphi. Okay, next question po from Brother Gilbert. How about the communism in North Korea? Unique na yung, ako, I'm not very familiar with the Korean communism kasi I was exposed more on the Chinese kind of communism. Unique daw yung Korea. Parang masyado silang secretive, no?
Pero para bang kuan sila ang tawag dito, hindi sila open, unlike in China eh. Sa China nag-open up sila because may purpose. May purpose yung pag-open up sa economy nila. Tinatawag nila na one system, communism but practicing capitalism. Pero sa North Korea, masyadong secretive, hindi din alam. Parang iron wall sila eh, iron wall. So I'm not so sure of kung ano ang orientation ng Russia but ng North Korea, but definitely because communism pa rin yung utak ng North Korea, he will definitely support the program of China. I'm not, hindi lang ako masyadong kabisado sa North Korean kind of communism. Okay. I think this is the last question po. Okay. From Brother Gilbert. Is it really true that Joma Cizon and Benigno Aquino are the ones who formed the Communist Party in the Philippines? Ako ganito, para hindi mapolitika. Kasi baka ma-misinterpret tayo dito na namumulitika tayo. In my understanding, at saka sa nalalaman ko sa history ng Communist Party sa Pilipinas, nakumpisa ito sa Tarlac. No, somewhere in Zambales pala. Ano? Teka muna. Nakumpisa ito, not necessarily from Tarlac, but they started somewhere in I forgot the place, sabi, Pagasinan ba yun? Doon sila nag-umpisa, but doon napurma yung Communist Party of the Philippines noong yung December 26, 1968. Remember, December 26, 1968. But when they expanded the NPA, kasi iba yung partido, iba yung Communist Party, iba din yung NPA. Yung NPA is the military arm, the military wing of the Communist Party. When they expanded recruiting NPA, doon sila sa Tarlac nag-umpisa. What I've learned is that itong si Dante Buscaino, na yung naging unang commander ng NPA, dating membro yun ng Hukbalahap. Yung sa panahon kasi ng pag-occupy ng Japanese sa Pilipinas, may grupo doon na tinatawag ng Hukbalahap, Hukbo La Bansapon, under another Communist Party. Kasi dalawa yung existing Communist Party at that time. Yung Partido Komunista ng Pilipinas under sa mga Laba Brothers. So, tandaan niyo, there were two Communist Parties at that time. Yung bagong CPP organized by Juma Cizon noong December 26, 1968, ito namang PKP, Partido Komunista ng Pilipinas, ito yung una, ito yung original na partido. Si Dante Buscaino at that time was a member of that original party. Now, ang nalaman ko, he was living in Tarlac, sito si Dante. At saka yung ina daw niya is nandoon sa asinda, nagtrabaho sa asinda ni Aquino. Okay? Now, definitely, hindi ko masasabi ni si Aquino is part of organizing the Communist Party. Wala yan. Wala yan sa discussion namin. But, ano ang involvement ni Aquino? Na-involve na si Aquino nang lumaki na yung Communist Party, lumaki na yung NPA, dumadami na yung aktivista. Na-involve na si Aquino doon kasi anti-Marcos si Aquino eh. Ang NPA at that time is also anti-Marcos. Anti-Marcos yung CPP, NPA. So, there was a temporary alliance. Siya tawag namin na temporary alliance. So, Aquino hindi komunista. But, mayroon kami tinatawag doon na temporary alliance. Gamitan. Yung tinatawag na temporary alliance, gamitan. Ang Communist Party, gagamit ni Aquino sa propaganda nila and possibly getting support from the opposition through Aquino. So, gamitan lang yan. At the same time, si Aquino, ginagamit din yung NPA. To the point na may duda na yung nagbabomba ng Plaza Miranda, hindi si Marcos.
kundi na-prove na it was the Communist Party of the Philippines ang nagbumba ng Plaza Miranda. But mayroong nagdududa, bakit wala si Aquino doon? O, yun. Yun ang hindi ko na ma-explain. Kasi puro sila tayo duda. Duda lang kasi yun eh. Duda. Pero, ang definite na confirm na isang NPA nagsabi sa libro ni Salonga, before Salonga died, si Senator Salonga was a victim of the Plaza Miranda bombing. Before he died, may NPA na pumunta sa kanya ang nag-surrender at nag-confess. Nag-confess siya na ang nagsugo sa pagbumba ng Plaza Miranda si Juma Sison. Okay? Then na-confirm din 'yan ni Corpos, katulad yung si yung sundalo pang PBA, no? Si Colonel Corpos, na-confirm din ni Corpos because with Corpos during the NPA, kapitan pa siya noon. Ah, pag-join niya, nalaman din niya doon na it was Juma Sison who planned the bombing of Plaza Miranda. So, walang confirmation na si Aquino komunista, but there was an alliance. Naggamitan sila because of one common goal. The two are all anti-Marcos. Gusto nila pabagsakin si Marcos. So, yun lang ang definite na nalaman ko. Okay? Okay, Sir John. My question po ako, isa lang. Sige. Okay. Yung mga pinatay po ba under martial law, naniniwala po ba kayo na mga militar ang pumatay? During martial law, kami kasi anti-martial law ako eh. So, bias kung ako magsalita, no? Kasi during that time, na nag-underground kami because of martial law. Now, maraming namatay. Correct, maraming namatay. So, may mga duda na may mga military talaga na involved. May maraming mga military na involved sa killings. Pero mayroon ding mga NPA na involved sa killings at that time. Kasi, gira yun eh. Gira. So when you talk of war, that means patayan yan. Okay? So when martial law was imposed, it is really military control. So kung may patayan man galing sa gobyerno, yung dudahan mo talaga, yung mga sundalo. So yun ang mangyari. Whereas, the other hand, kung may patayan naman sa ibang mga civilian na dinudahan din, nga galing din sa mga NPA. So yun ang nangyari during martial law. That's why I don't believe on military solution. Sabi ko, I don't believe in military solution. Okay? Thank you po. Hindi ako magsalita. Okay, Brother Gilbert Segue, ikaw na. Sir John. Yes. I am known as Brother Ignatius in our congregation, but my real name is Seminarian Gilbert. I belong to a Chinese congregation. Yes. Actually, my congregation was founded in China. Based on the story about Kay Mao Zedong and Chiang Kai-shek, actually, our founder was invited by Mao Zedong to become a member of his cabinet. Mm. But our founder declined the invitation because our founder said China belongs to Chinese people, not yes. only in one political party. Yes. Because of that, Mao Zedong suspected our founder having an alliance with Chiang Kai-shek yes. during that time. Mm-hmm. That's why our brothers, religious brothers who are monks, most of them were imprisoned by Mao Zedong. Yeah. And then Mao Zedong take over all our monasteries sa China. And because of that, Mao Zedong really wants to talk to our founder. Mm-mm. And our founder was invited. Mm. And then, he was invited to talk with our founder because he's really, Mao Zedong is really pushing to make him part of his cabinet members, knowing that our founder is very influential in China. Correct. But because of our founder saying no,
He was poisoned, actually. Mm-hmm. He was poisoned in. He was poisoned. Then, because of that, yung congregation namin sa China become underground and until now under the persecution of the Chinese government. Yes. Kasi nga, we are a threat to the Chinese communist government. And then, ito to po yung sinabi ninyo na some seminaries were infiltrated by the communist. Correct. Actually, it happened in China. Mm. Kaya nga, even our seminary, our monasteries, we are very careful of accepting candidates who will become a member of the congregation. Mm. Kasi nga, there are many members of the communist party na they really try to infiltrate the church by being a seminarian and being a priest, because knowing that if they become a priest, they will become influential of inviting people. Correct. Kaya nga po, even here in the Philippines, no, sinabi rin sa amin, ng aming mga pare, ng mga professor namin, we have to be very careful. Kasi nga, even I couldn't totally say yes or no, but there are truths behind that. Ang mga seminaryo minsan, may napasok ng mga seminar, nagtatanggap ng seminarista, pero sila ay mga member ng communist party. Those are people who are always for the rally, especially yun. Target talaga sila. Ang simba, ang target talaga ng komunista yan. Kasi sabi mo na, very influential yung pare. So, kapag makuha mo yung pare, pero yung iba talaga lang umbisa sa seminaryo kasi magaling sila eh. Suportahan nila yung mga seminarista hanggang makatapos magkapare, that's the time na magagamit na nila yung pare to attract and maybe influence community. Tama ka. Yan ang problema ng simbahan natin. I don't know ha, kung mayroon bang active na programa or ang simbahan na mawala itong mga infiltrators. Kasi parang napabiyaan eh. Until now, I still see mga nuns at mga priests actively involved in the communist movement. Pero walang ginawa yung simbahan. Sa ngayon po, actually, meron na po siya na from Vatican itself, they sent a letter to different bishops, actually, na especially those seminaries na they are teaching so much liberation. So-called correct. Liberation theology. Liberation theology. Yeah, that is very dangerous also. Kaya yes. There are some seminars already reprimanded by the Vatican, by the Holy See. Oo. Kasi alam namin yun. Kaya I belong to not totally conservative, not really liberated. I'm just in the I studied in the place where ako talaga, ang ganda ko sa mga rally, honestly speaking. Because it's not the proper way of, you know, proper way of expressing our voices, even though we have the so-called response in morality. But this is a proper place, a proper forum to express those things, actually. And kaya nga right now, sa seminars, we have the so-called different kinds of procedures bago po tinatanggap. May tatawag kami ng background check. Actually, the candidate doesn't know na pinapa-imbestigahan na pala siya kung sino siya ang background. That's good. Yeah, that's good. In our seminary, we even obliged them to give us NBI clearance, police clearance. Yeah, that's good. Yes. To know the identity of the candidates. Yun po yun. Okay. Just to secure the community at the same time the church, because it's also our responsibility as a member of the church, also the hierarchical church, that to protect the mother church against the tyranny of communism. Because the church itself, very strong ang stand niya na the church is against those people who are abusing other people by using this kind of political party po. Yun po yun, yes. Sir Joe. Yes. Yeah, thank you, Brother Ray. I hope that this will not be the last. Ako, I'm still willing to join with you in any form as long as para sa Diyos at para sa demokrasya. I am always for that. Wala akong problema dyan. You are free to invite me kung
o kailangan ninyo. Okay? So I hope na matanggap ko yung tape ninyo para maipalabas ko rin dito sa Cebu and maybe sa Facebook ko para at least people will understand na there is such group. Hindi lang ako, nandyan din kayo, and I hope na yung grupo na yung Catholic Defender, Catholic Faith Defenders Corporators, lalaki, expanyan, and I hope maisama din ako, maisama din niyo ako diyan sa grupo niyo. I am supporting your group. Okay, thank you, Sir John. Thank you, sir, so much, Sir John. Yeah. Brother Erman? Wait lang, meron pa po atang pahabol na question from Brother Ray. Okay lang po ba? Sige, no problem. Mali po ba na pinaalis natin ang US bases sa Pilipinas? Ako, honestly, I am pro-bases. It's because we are a very small country na maraming interesado na magkultular sa atin. Like for example, China and other communist country, gusto nilang papasokin yung Pilipinas. And we cannot just stand, I know, we can't defend our old country kasi maliliit lang tayo na bansa. And I believe that US is our big brother, saka we need him. So ngayon, tinan mo ano nangyari nang napalis natin yung US bases sa Subic. Pumasok na ngayon yung China at saka nakuha na yung West Philippine Sea. Noong una, wala yan eh. Sa panahon, aktibo pa yung US bases dito kasi mayroong US bases sa Pilipinas. Doon din sa kadagat, sa karagatan, nandoon yung 7th Fleet. Yung 7th Fleet, yun ang gwardiya sa panahon natin. Gwardiya yun sa kadagatan natin. But after nawala yung US bases, nawala din yung 7th Fleet. And yung pinakamalaking aircraft carrier yun eh. Battleship yun sa China, sa US. Nang nawala na sila, naging aktibo yung kalaban natin, ang Communist China. So, yun ang dahilan bakit I am pro US basis. Okay. Thank you, Sir John. At saka ipapadala po namin sa inyo ang recording natin. And yeah, thank you, Derelisa. Thank you. Thank you so much din po sa pag-accept ng aming invitation. Yes. And my... Okay, Brother Erman. Maraming salamat po, Brother June, sa pag-share nyo po ng knowledge nyo sa ating mga kapatid. Yes. At sana po ay dumami pa ang inyo po may share pagdating ng araw. Yes. Welcome na welcome po kayo sa ating group. Yeah, thank you. Again, thank you very much for inviting me here. Especially to ni Relisa. Siya talaga yung nagko-contact sa akin. And I'm very happy with the group because I need people to talk to. Gusto kong makausap kung pwede lahat ng grupo when it comes to communism. Kasi mahirap na kung yung ibang grupo mapasukan ng ibang ideolohiya. So, yung theory ko kasi, I will not refuse invitation because that's what we need now. We have to educate and inform the people. So, yan ang one ko. That's why I'm very thankful with the Relisa and your group inviting me here. Then I hope na this is not be the last, no? Basta feel free to communicate with me and I'm always open for your invitation kasi naniwala din ako sa Diyos eh. I love God, especially sa ngayon, no? I love democracy. I love freedom. So, pareho-pareho tayong paniniwala. As Catholics, you should be strong
and you should strengthen our organization, because akala pa natin is well organized. Communism is a very well organized group, well financed. So diyan sana natin sila aigwintruhin. But how can we counter them kung mahina yung grupo natin? That's why I'm very happy with your group na talagang kwan kayo, tawag dito, naninindigan sa advokasya ng Diyos at saka sa advokasya ng demokrasya. Thank you. Apo, maraming salamat din po, Brother June. Maraming salamat sa lahat, ni Relisa, and the rest, Gilbert, sino pa to? Si Delphi, Delphi. Salamat din. And I hope na makita-kita pa tayo uli. Okay po. May thank you po. Closing prayer, Brother Neo. Hello. Hello, everyone. Yes, Brother Neo. Medyo mahina yung mic natin. Sound check. It's loud and clear. Okay na. Okay. Okay. My dear brothers and sisters, allow me to lead you into a closing prayer. Okay. Before that, of course, we would like again to thank you, our guest speaker, for sharing his knowledge this afternoon, this evening. So yes. As we acknowledge the presence of God, as we say, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Yes, Lord, well, we praise and we thank you, Lord God, this afternoon for guiding each every one of us, especially our speaker, Panginoon, to be used by you, Panginoon, for sharing the truth and nothing but only the truth, Panginoon. And Lord, we praise and we thank you, Lord God, for the information that we can use it to defend the humanity, O Lord God, the goodness against evil things, Panginoon, that are really present in this world, Panginoon. Heavenly Father, patuloy mo pong gamitin ang aming kapatid na si Brother June to reveal the truth and to educate the people na walang alam, Panginoon, so that we'll be more informed and many people will be educated about the truth, O Lord God. And we continue to guide him sa kanyang kanyang mga advocacy, kanyang mga gustong anumang mission na gusto mong ipagawa sa kanya, O Lord God, for the good of many people, O Lord God, and of course for the praise and glorify your name, O Lord God, at marami pang maligtas na tao, O Lord God. And Lord, sa pagtapos ng aming programa, O Lord God, you may use us, O Lord God, to be used also, Lord God, na maging a vessel and instrument for sharing the truth, O Lord God, and to love God even more. For this we ask in the loving name of Jesus. Amen. Let us glorify our God. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Amen. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Okay. Thank you. Good night. God bless. Good night po. Thank you. And God bless po. God bless. Send na lang po namin sa inyo, Sir John. Sige, thank you, Nerelisa. Thank you very much. Okay, bye now. Thank you. Walang group picture mo sana tayo. Thank you. Bro, ay, Sir John, pwede picture, ano? Group picture. Sige. Open to. Open cam lahat. Open cam sana. Yung naka-laptop, pakikuha po ng picture. Yung naka-laptop. Okay. Okay. One. One. Two. Oh, wala pa. Airsoft camera, please. Open. One, two, three, go. Isa pa. Okay. Okay na? Wait lang. Okay, thank you. Thank you so much, Sir John. Okay, bye-bye.
God bless. God bless po. God bless. Bye-bye. God bless po. Thank you.